Maraming gustong mag-business, kaso nga lang, meron silang problema. Konting problema. Wala silang budget, wala silang pera, wala silang kapital. Paano isosolve yung ganung problema? Yun yung pag-uusapan natin. At itong nakikita mo, ang tawag dito sa board game na to is cash flow. Yung gumawa nitong board game na to, ang pangalan niya ay si Robert Kiyosaki. Siya yung author ng book na Rich Dad, Poor Dad. At doon sa book na yon, meron siyang isang lesson na tinuro. Napaka-importanting lesson yon na makakatulong sa atin, makakatulong sa'yo para masolve yung problem na meron kang gustong bilhin, gusto mo mag-start ng business, kaso nga lang, wala kang sapat na pera. No? So ano yung solusyon na yon? Ganito. Tuwing meron ka daw bibilhin, tuwing meron kang gustong i-purchase, tuwing meron kang gustong ma-acquire, sabi doon, wag na wag mong sasabihin yung salitang I can't afford it or wala akong pera o kaya naman hindi ko yan kayang mabili. Kasi kapag ginawa mo yun, tinitrain mo yung sarili mo, parang hinihypnotize mo yung sarili mo para sumuko na lang, mag-give up at wag umisip ng solusyon. Actually, ang sabi doon ni, ang tawag doon ni Robert Kiyosaki ay pagkakaroon ng poor mindset. No? So, wag na wag mo sasabihin yung salitang wala akong pera. Anong gagawin mo? Paano mo masosolve ito? Napakasimple lang. Tuwing meron kang gustong bilhin, tuwing meron kang gustong ma-purchase, ang tanong na kailangan mong tanungin sa sarili mo ay yung salita na to. How can I afford it? Sa Tagalog, paano ko kaya ito mabibili? Paano ko kaya yan makukuha? Paano ko kaya yan mapapurchase? Kapag ganun yung tanong na tinanong mo sa sarili mo, ang mangyayari, mapupwersa yung isipan mo na maghanap ng solusyon, dumiskarte, humanap ng paraan para makuha yung bagay na gusto mo. So, ganun lang kasimple. Yun yung tanong na tatanungin mo tuwing meron kang gustong bilhin, kaso nga lang, wala pang enough na budget. So, ikaw, ano yung bagay na gusto mong bilhin? O kaya naman, gusto mo bang mag-start ng business, kaso nga lang, wala pang enough na money? So, tanungin mo yung importanteng question na yun, no? How can I afford it? Yun yung tutulong sa'yo para makahanap ng paraan, no? Para makahanap ng solusyon. Okay? So, I hope gamitin mo yun dahil napakalaking, I know, napakasimpleng, simple lang niya, pero kapag inadapt mo yun sa buhay mo, pwedeng yun yung magpabago ng buhay mo. Yung ganung pagkakaroon ng mindset, no? Pwedeng makatulong yun sa'yo in the long run. Actually, ang sabi doon ni Robert Kiyosaki, yung ganung klase ng mindset ay ang pagkakaroon ng rich mindset. Ganun mag-isip yung mga successful at mayayamang tao. No? Hindi sila automatic na biglang sinuwerte na lang, yumama na lang. Kaya sila naging successful ay dahil yung mga problems na na-encounter nila, hinanapan nila ng solusyon. Inisip nila kung paano masosolve yung mga problem nila. No? For example, yung pagkakaroon, yung wala kang budget, wala kang pera, isang problem lang yun. No? Isang problem lang yun at ang challenge. Ang challenge na yun, para masolve mo siya, ay isipin mo kung paano mo siya masosolve. No? Start brainstorming, asking, and pushing yourself kung paano masosolve yung problem na yun. So ikaw, again, tatanungin kita. Ano yung mga bagay na gusto mong mabili, ma-acquire, ma-purchase? Kaso nga lang, wala pa. Tanungin mo yung sarili mo, how can I afford it? Ano yung pwede mong magawin para makaisip ng paraan at para mabili yung mga gusto mong bili? So I hope nakatulong sa itong video na to. This is Edward Reformina. At kung nagustuhan mo yung mga ganitong video, make sure na mag-like, mag-follow ka dito sa page at channel na to. At magkita tayo sa next na video.